guys, welcome to my channel. This channel will give you some tips in working planting business as well as gardening tips and taking care of your plants. I will also give you some inspirational stories from being pet lover and nature lover as a part of God's creation. Samahan niyo po ako for more beaches and chikahan. Please watch, enjoy, click like, click the notification bell in order you to notify for my upcoming videos, and don't forget to subscribe. Tara Bets! Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, ipapakita ko sa Inteladondrons ko na galing siya online or na-order ko siya online. So, actually, ito yung box niya. Ayan. So, ito. So, galing siya sa barangay Neximano, Lucban, Quezon, kay Mr. Benazorester. Hi, sir! Thank you for this. So, I really enjoy sa pagpapatubo at pagsilay ng mga mula sa sa sprout hanggang sa pagdadahon ay sobrang nasihan ako sa challenge na binigay nito sa akin. Actually guys, nung dumating itong aking peladendrons is na, medyo disappointed ako ng konti kasi medyo tuyo na ang kanyang mga ugat at same time ay parang ganito siya guys. Ito, ayan. Yung parang talagang as in kahoy na lang siya. So, nung dumating siya guys, syempre, wala siyang dahon. Talagang as in cuttings lang siya. So, guys, ang cuttings, syempre, ito ay pagputol buhat sa mother plant. At ito ay kinukuha yung mga pwede na or yung medyo matured na parts ng mother plant at kinakat. So, isang yung cutting is kasama ng grafting, marcotting, budding for plant propagation. O, yan ay pinag-aaralan sa EPP5 at EPP6 sa agriculture. Ayan. So, paano ko nga ba or ano ba yung ginawa ko para tumubo yung aking mga peladendrons? So, eto guys. Sasabihin ko na at i-reveal ko kung paano ko siya napatubo. So guys, pagdating nila nga at pagbukas ko ay medyo nakita ko na medyo tuyo na ang kanilang ugat. Ang first thing na ginawa ko is inilagay ko muna siya dun sa planting area ko. Kumbaga, kung kayo ay nagtatanim ng seedlings para bagang mga punlaan. So yung aking planting area ay merong kusot. So inilagay ko muna sila dun at tinabunan ko rin siya ng kusot at saka ko dinilagan para ma-moisturize yung kanilang ugat. Kasi nga yung ugat nila guys is tuyo na. At same time, yung pagka-cut niya is tuyo na din. So, after 2 weeks guys, meron na siyang nodes. Sprout. Ayan. So, itong sprout guys. Ito. Yan. So, ito nakikita ninyo. So, other term is bud. O, yan. So, yung usbong. So, yan. Nung meron na silang sprout, guys, at medyo fresh na din itong ugat niya. Look, this one. Parang medyo may pagka-pink-pink siya. Ito. Kasama kasi siya ng fiber. Ayan. So, nung meron na siyang sprout after 2 weeks, ay ginawa ko ay nilagay ko sila sa pulley bags. So, ito yung pulley bags natin. Itong pulley bags natin. Usually, ang kulay black. Pero ngayon, meron na din mga bago. May mga dikulay na din na pulley bags. O yan. So, pero usually, ang ginagamit natin pulley bags, lalo sa mga halaman, ay itong black color. So, meron din itong lupa, guys, sa ilalim. Hindi ko nakakaykayin kasi masisira yung ugat. Okay, so, sa ibabaw nito guys, ay makikita ninyo na meron siyang kusot. Ayan. So, yung kusot guys ay galing sa mga kahoy, yung mga nilaghari o yung mga chinensong kahoy. So, dito guys, sinihingi lang namin yun. Pero yung iba nagpapabili, isang sako ay 10 pesos. 15, ganyan. So guys, nilagyan ko rin siya. Bakit ko nilagyan ito? Kasi
yung pusot ay nakakatulong para ma-moisturize at mapanatiling medyo mamasa-masa yung ugat ng peladendrons natin. Kasi yung peladendrons, guys, gusto nila, based on my observation and based on my experience, gusto nila medyo basa-basa ng konti yung ugat nila. Hindi siya kagaya ng ibang mga halaman na ayaw nila ng basa yung kanilang yung lupa na iniligay ninyo. Kasi meron mga sensitive, guys, kagaya ng mga alokasya, ayaw nila ng matubig. Pero ito, guys, okay lang. Pero wag naman yung as in nalulunod na sila. So, after nun, guys, ay hinayaan ko na sila. Pagkatanim ko, nilagay ko na sila sa shaded na lugar. So, guys, sa anumang pagtatanim ng mga halaman, talagang kailangan medyo nasa shaded na lugar sila. Dahil malalanta pa sila or kung may dahon malalanta sila, pero kung ganito naman ay pwedeng matuyo yung pinakang cuttings niya. Kaya guys, kailangan ilagay yung shaded na lugar at the same time diligan niyo din ng kaunting tubig. So, and then guys, eto na sila. So after a month, so guys, sa planting is patience is a virtue. So, mula sa cuttings na may toyong ugat, walang sprout, nagkaroon ng sprout, nilipat din, transfer natin. Ngayon, eto na sila, guys. Ayan. So, medyo malapit na lumabas yung daon niya. At yan. So, ito pa. Ito naman yung Dark Lord. Medyo maliit pa yung kanyang usbong. Ito. Hindi na makikita. Ito. Kulay pink din. So, ayan. Ito, guys. Ito talaga yung pinakamasayang part. Kapag buhat doon sa walang ugat, cuttings, nagkaroon ng sprout, at umusbong na nakagaya nito, ito yung pinakamasaya. I really love peladendrons, guys. So, malaki na sila. So, actually, guys, nauna to magkaroon ng dahon. Kaya, tingnan niyo yung dahon. Medyo green na green. Tapos, ito naman is medyo talbos pa. So, parang tayo, hindi lahat ng tao malaki. Parang sa halaman din, minsan, may nauna, pero mas maliit, tapos yung mas nahuli as mas malaki. Ano yun? Okay, so, ito naman, guys, yung Dark Lord. Kaso nga lang, guys, ito ay hindi pa natin madidistinguish kasi wala pang dahon. Hindi ko pa napapadahon. So, guys, yung nabili ko is bali 12 pieces, 4 na peradendron, Dark Lord, at 8 Red Majesty. So, guys, itong nasa harapan ninyo is 10 lang. Pero, meron pa akong 10. Pero, may namatay ako doon na dalawa. Isang Peladendron Dark Lord at isang Peladendron Red Majesty. Pero, bakit meron akong 20 pieces? So, guys, ang ginawa ko, nung sila ay meron ng sprout nga, hinati ko sila. Parang ganito, guys. Ito yung sprout na sinasabi ko sa inyo. Actually, guys, ito pwede nyo na ulit siyang ikat dito. So, kasi meron na siyang sprout din. At meron na din siya ditong ugat. So, pwede nyo pa itong hatiin at para maging 2 pieces. At pwede rin kayo magtanong kasi dun sa ibang vlog nakikita ninyo na ang pagtatanim niya ay nakahiga. So, itong akin ay medyo may pagkapahilis. Merong patayo pala ito ng konti. Ito naman ay medyo pahilis. Parang balinghoy lang na pahilis. Ayan. Lalo na to, pahilis din. So, sa mga vlogs, makikita ninyo yung pahiga. Medyo nakahiga siya ng konti. Parang look like this one. Ayan. Medyo nakahiga ng konti. So, whatever the position is, ang mahalaga, guys, is yung sprout. Dahil doon siya uusbong o yung pinakang bud o yung pinakang shoon. Yun yung pinakamalaga. At, of course, the roots.
So, ang kinakailangan ay magkaroon siya ng panibagong roots. So, kung yan man ay nakahiga, nakatayo, nakahilis, hindi yung problema. Ang problema ay kung hindi siya nagkaroon ng sprout at the same time ay hindi rin nagkaroon ng ugat, hindi tutubo ang inyong teladendron. So, guys, mahalaga na dapat ninyong tandaan sa pagpapatubo ng cuttings, huwag kayong matakot na umorder sa online. So, kailangan lang tama ang procedure na pagdating pa lang ay ilagay doon sa tamang lugar at yung hindi hanggat maaari ay walang perwisyong hayop yan, halimbawa manok. Kasi guys, kung makikita ninyo, bakit yung pinapakita niya may dahon na yung iba pausbong pa lang. Syempre, meron naman talagang medyo mas matagal, pero ang explanation talaga guys kung bakit is, ito ay hindi ako may kasalanan nito. Ang may kasalanan nito ay yung aso namin na kumay kay Rito. Ayan, so, pero syempre, kasalanan to na rin. Kasi, kailangan guys, kapag magtatanim kayo, ay see to it na yung lugar na yun ay, hindi naman kailangan guardyado, pero kailangan ay maayos at hindi basta-basta makakaykay, lalo na kapag active or naughty yung mga aso ninyo. Kasi minsan, yung mga alaga talaga natin ang merong contribution ng pagka-distract o pagkasira ng mga itinatanim natin. Kaya, dapat maging maingat guys. At, syempre, kailangan ay gumamit tayo ng mga pwedeng mag-moisturize o magpanatili ng basa doon sa ating mga itinanim na teladendrons. Kagaya nga nito, pwede kayong gumamit ng kusot. Kung wala naman, pwede naman kayong gumamit ng ipa. Bumili kayo dito kasi sa Quezon, mura lang yung ipa. 10 pesos lang ang isang sako. 10 to 15 pesos lang. Ito naman kusot, actually, nahingi ko to. I have siguro 6 socks na nahingi ko lang. Pero, syempre, nagbabayad din ako sa pa-deliver. Pero, hindi ko yung kusot. At, syempre, kung wala naman kayong pambili ng mga kokopit, pag nasa province kayo, ay talagang napaka-bisang gamit ng coconut fiber. So, dito sa Quezon, hindi natin problema ang mga coconut fiber sapagkat tayo ang production ng open source, isa sa mga source ng mga nyog dahil marami sa atin ang maglulukad, magyunyog sa Quezon. So, yan. Sa Quezon, hindi lang Pangata ang source or pinagmumula ng mga Pangata, kundi lalo na sa mga halaman dahil marami tayong mga coco fiber. So, mahalaga guys, yun para mapanatili ang pagka-moisture. Sa mga nasa city naman, at yung may mga pera-pera din naman, so yan, gumamit kayo o bumili kayo ng mga rice hull o ng ano, may nabibili na sa mga malls. At yung mga fibers, coco fibers, may nabibili rin. So, yan. So, wala nang imposible ngayon, guys, sa ating mundo. So, pwede na. So, yun nga lang, mas tipid at mas advantage yung mga nasa province kasi hindi na nila bibilhin yun. Kung walang budget, mamulot na lang ay marami talaga mga dito ay medyo yayamanin kasi yung term ng coco fiber. Dito kasi ito. Ito actually is bunot. As in bunot. Hindi bunot na ibig sabihin ay bunot ng niyog or balat ng niyog. So, yan. So, yun guys. Sana meron kayo natutunan for this video. So, again, this is Beth Lyman, your agriculturepreneur. Thank you for watching.